Sa nakarang bahagi ng ating kwento ay isang rambulan ang ating nasaksiyan. Sobrang gulo ng mga nangyayari dahil nagkalabasan nga ng sekreto ang bawat mga panig. Ang magulang nila Alicia at magulang ni James, at ito din ang naging dahilan para mag-away sina James at Alicia para magkasagutan ang dalawang magkasintahan. Kaya naman isang malaking gulo ang nangyari at nangako ang bawat isa na kakalimutan na nilang isa't isa. Dahil sa mga gulong nangyari ay sinabihan ng doktor sa Alicia na kailangan muna nito magpahinga at pumunta sa magagandang lugar para ma-refresh ang kanyang katawan at isipan. Dahil sa ilang araw nitong pinabayaan ang sarili dahil nakasalalay dito ang buhay ng baby niya. Pagdating ni Alicia sa opisina nito ay agad nitong tinignan ang mga importanteng mga papers na hindi natapos ng ama. Kailangan niyang tapusin ito bago siya alis. Agad na tinawagan ni Alicia ang kanyang abogado at may pinagawa ito sa kanya para parehas na silang maging malaya at tuluyan na siyang maging masaya at malaya. Siguraduhin mong sa araw ng pag-alis ko sa bansang ito ay ang araw na matatanggap niya at mahawakan ang supresang ihanda ko. Wika ni Alicia habang nakangiti ito. Ngiting alam niyang sa paraang ito ay makaganti siya kay James at ang araw na iyon ay simula ng pagiganti niya. Ipaparamdam ko sa inyo ang sakit na naramdaman ko. At nasisiguro kong sa araw na maging masaya ko ay ang araw naman na ikakalungkot nyo. Wika ni Alicia habang nakangiti ito sa labas ng kanyang opisina dahil purong glass ito. Samantala sa kabilang banda naman, sir, sigurado ka bang may kinalaman ang pamilya talaga ni Alicia sa nangyari sa pamilya at sa kumpanya nyo? Tanong ni Jake dito kay James habang nasa opisina sila. Naguguluhan ako sa nangyari. Ang bilis. Parang hindi ako mapaniwala na may kinalaman ang pamilya ni Alicia sa pagsubutay sa kumpanya namin. Seryosong sabi ni James kay Jake, ayon sa manakalap namin ay naset up lang ang pamilya ni Alicia dahil matalik na magkaibigan ang mga magulang ninyo ni Alicia. At ito ang tinituring nilang may gagawin sa lahat. Pero ang pagkakaalam ko, may inggit ang mga gumawa nito. Dahil ang pagkakaalam ko, mayaman ang angkan ng mga magulang ni Alicia. Kaya nakapagpatayo sila ng malaki at sikat na kumpanya. At yun ay dahil sa magaling din humawak ang ama ni Alicia na negosyo. Mahabang salaysay ni Jake kay James, natahimik naman si James sa sinabi ni Jake. Malalim ang kanyang inisip. Samantala, sa kabilang banda naman, ma'am, ito na po ang mga pinapahanap mo sa akin. Anin Ray. Sabay lapag sa mesa ni Alicia ng isang envelope na naglalaman ng mga importanteng papeles. Salamat Ray. Anin ni Alicia sabay kuha sa envelope at binuksan niya ito. Nanlaki ang mga mata ni Alicia sa kanya nakita. Pero sa bandang huli ay sumilay sa kanyang labi ang isang ngiti na simula ng kanyang tagumpay. Walang anuman ma'am, nangako ko sa iyo na kahit anong mangyari, andito na ako. Hindi po kita iiwan. Sagot naman ni Ray kay Alicia. Salamat Ray, magsisimula pa lang ang laban. Kaya marami pa tayong dapat paghandaan. Ani ni Alicia. Handang-handa na po ako ma'am. Sagot naman Ray sa amo. Kahit anong mangyari ay hindi niya pababayaan ang amo. Pinapaayos ko na mga papers mo. Aalis tayo sa susunod na araw. Ani ni Alicia kay Ray. Tumango lang si Ray dahil alam nito ang mga plano ng babae. Kailangan muna nitong lumayo para tuluyang paglimot ng lahat at alam niyang nasisiguro niyang pagbalik nito sa bansa ay ibang Alicia na ang kanilang makikita. Samantala, sa kabilang banda naman, hayaan muna natin si Alicia. Kilala kong anak natin. Hindi yun basta magpapatalo. Hayaan natin siya sa kanyang mga plano. Kinausap ko na si Ray na kahit anong mangyari ay huwag na huwag niyang pababayaan si Alicia at huwag itong iiwan. May tiwala ko sa anak natin na babalik at babalik ang dating Alicia na anak natin. Wika ng ama ni Alicia sa ina nito. Tama ka. Basta kung ano man ang desisyon niya, suportahan lang natin. Dahil una, walang kinalaman dito si Alicia sa alitan ng pamilya nila at alam kong darating ang taong panahon na malalaman nila kung sino ang taong nanloko sa kanila. At sisiguraduhin kong sila ang makaawa sa atin. Wika naman ang ginang sa asawa. Sana maging matatag si Alicia sa panahon ngayon. Lalo pat buntis siya. Alam kong may maririnig itong mga usapan tungkol sa pagbubuntis niya. Dahil isang duwag ang ama nang dinadala niya. Walang silbi. Hinding-hindi niya makukuha ang anak natin. At lalong-lalo na hindi niya makikita at mahawakan ang apo natin. Galit na wika ng ginoon sa kinang. Wala silang karapatan sa lahat. Matapos lang itakwil ang mag-ina, ngayon wala silang makikita ang apo. Sabi naman ng ginang. Samantala sa kabilang banda naman,
Nalaman naman ni Jess galing kay Rebecca na hiwalay na si James at Alicia kaya masaya ito. Til ito na ang pagkakataon, napahilumin niya ang sugat na ginawa ni Alicia. Napapangiti naman si Jess sa kanyang naisip na plano at baka munaan pa siya ni Rebecca at yun ay hinding-hindi siya papayag na mangyari. Samantala sa kabilang banda naman, ilang buwan ay nilalagi mo sa ibang bansa, tanong ni Rika Alicia habang pauwi na sila sa kondo ni Alicia. I'm not sure kung ilang buwan, sagot lang ni Alicia kay Ray. Paano ang kumpanya mo? Tanong ulit ni Ray. Dahil nag-aalala ito baka maagaw ni James ang meron siya. May tiwala ako kay Dad na hindi niya ito pababayaan habang wala ako. Dahil kahit wala ako sa kumpanya, nasisiguro kong maalagaan ko ito ng maayos at walang makakagalaw nito. Sabi naman ni Alicia kay Ray. Ayaw na magtanong ni Ray dahil alam niya kayang lahat ni Alicia ang mga nangyayari sa paligid nito. Hanggang sa nakarating na sila sa kondo nito. Samantala sa kabilang banda naman, nagkagulo naman ang apat na magkakaibigan na Carl, Kim, Pia at Mia dahil sa nangyari sa kanilang kaibigan. Ang tanga ni James, agad siyang nagdesisyon para sa kanila ni Alicia. Hindi niya kayang paninindigan ang kanyang sinasabi. Galit na minsan ni Pia sa kanilang group chat na apat, ilang beses ko nang kinausap si James na baka nasa huli ang pagsisisi niya. Sabi naman ni Kim, kapag si Alicia nakamove on, sorry siya dahil paninindigan talaga niya ito. Wika naman ni Mia, walang kasalanan in the first place si Alicia at ang magiging anak nila. Pero agad nagbitaw ng masamang salita si James. Agad na nalaso ng mga magulang ito ang kanyang isip. Sabi naman ni Carl, anong balita kay Alicia ngayon? Tanong naman ni Kim, wala kaming alam dahil pagtahimik si Alicia, kabahan ka na dahil may palim itong ginagawa na hindi mo magugustuhan. Sagot naman ni Mia, sana hindi pa talaga huli ang lahat no? Para maisip ni James na maling-mali ang ginawa niya. Ani ni Carl, kinabukasan kausap ni Alicia sa kanyang opisina ang kanyang abogado at dala na nito ang kanyang pinapalakad. Agad niya itong binasa at agad nitong pinirmahan ang dapat niyang pirmahan. Para parehas na tayong malaya at gusto ko na maging masaya at malaya kasama maging anak ko soon. So isip na Alicia, bago natutuloyang tinapos ang pinirmahan. Hangad ko iyong kaligayahan at sana pagbalik mo, buong buho ka na ulit gaya ng dati, sabi na kanyang abogado at nagpaalam na ito sa kanya. Kinausap agad ni Alicia si Ray at inutusan itong ipadala kay James ang sulat bukas na bukas at dapat pag-apak niya bukas sa airport ay saktong mapapakasamay na ni James ang regalong ibibigay niya sa lalaki. Masusunod po ma'am, sasabihin ko sa magdadala bukas, sagot naman ni Ray sa amo. Salamat Ray, ayusin mo na rin magamit mo para sa pag-alis natin bukas. Sabi ni Alicia dito, umalis naman si Ray para kakausapin nito ang magdadala kay James. Sa ipabibigay ni Alicia dito, napapangiti naman si Alicia sa magiging reaksyon ni James sa kanyang regalo. Dahil aalis na bukas si Alicia kaya nagpa siya nitong umuwi na sa kanila at kausapin ang kanyang mga magulang. Hindi ka namin pipigilan anak kung yan ang desisyon mo. Susuportahan ka namin ng daddy mo. Naiyak na sabi ng ina ni Alicia. Basta mag-ingat ka doon, ingatan mong sarili mo. Lalo na maging anak mo. Sabi naman ng ama ni Alicia. Ma'am, Dad, huwag po kayong mag-alala. Dahil iingatan ko po ang magiging apo nyo. At mag-iingat din po kayo. Dito ha, habang wala ako. Sabi naman ni Alicia sa mamagulang. At sabay niyang niyakap umito. Hindi mapigilan ni Alicia ang kanyang mga luha. Dilaalis siya para buuin ulit ang kanyang sarili. Hindi niya lubos maisip na maranasan niya ang ganito. Pero dahil magiging ina na siya, kaya dito siya hugot ng lakas sa magiging anak niya. At pinapangako niyang lahat ay gagawin niya, mapunan lang ang pagiging ina at ama niya sa paglabas ng kanyang anak. Samantala sa kabilang banda naman, hindi naman makatulog si James sa mga oras na yon. Bawat sulok na kanyang room ay mukha ni Alicia na umiiyak at nakangiti ang kanya nakita. Nakasama niya sa room na iyon si Alicia. Ito ang nag-alaga sa kanya hanggang gumaling siya. Nakipaglaban kay Rebecca at sa mamagulang niya para lang makita at malagaan siya noong nakaratay siya sa ospital. Hindi ito sumuko para sa kanya. Samantalang siya, agad niyang sinuko ang mga ito kasama maging anak nila. Hindi na niya namamalayan na umiiyak na pala siya habang umiinom ito ng paborito nitong alak. Ang laki niyang tanga, duwag siya. Hindi na napigilan ni James ang mapahagulgol ng iyak. Pinuntahan niya magiging room sana ng kanilang anak. May imagine niya kung gaano siya kaswerte na magkaroon na siya ng anak. Anak na sana niyang magbibigay sa kanya ng lakas tuwing darating siya galing sa work. Anak na hinihili sana niya tuwing iyak ito. Pero wala nang lahat ng kanyang pangarap dahil
sa kanyang kaduwagan. Kinabukasan, maagang nag-ayos si Alicia para sa kanilang pag-alis ni Ray. Ayaw na ni Alicia na magpahatid pa sa kanyang mga magulang. Ayaw niyang aalis siyang may lilingunin pa para magaan ang loob niyang aalis sa bansa. Aalis siya para sa anak at para sa kanyang sarili. Naayos na niyang lahat kaya bumaba na ito. Dala na ni Ray ang mga gamit ni Alicia at sinakay na nito sa sasakyan na maghahatid sa kanila sa airport. Dilayo na Alicia na makikita ang umiiyak ang kanyang ina sa kanyang pag-alis kaya nagmamadali na siyang nagpaalam sa mga ito at tinalikuran na niya at sumakay na sa sasakyan. Habang malapit na sila sa airport ay tinawagan naman ni Ray ang magdadala sa ipabibigay na Alicia kay James. Samantala sa kabilang banda naman nagmamadali namang bumangon si James, buo na ang kanyang pasya. Liligawan niya muli si Alicia, ibabalik niya ang dating meron sila. Kahit palulod siya sa harapan nito, para lang patawarin siya, gagawin niya. Hindi niya kayang mabuhay na wala ito sa buhay niya at ang maging anak nila. Dali-dali siyang nagbis para puntahan si Alicia. Saktong pababa niya ay nakasalubong nito si Jake na may daladalang isang envelope. Sir, pinabibigay sa iyo, importante daw po. Ani ni Jake, tinignan naman agad ni James ang laman na turang envelope. Isang sulat kamay ni Alicia at isang puting papel. Agad ang binuklat ni James ang puting papel. Nanlaki ang mata ni James sa kanyang nakita. Annulment papers? Naisatinig nito. Agad niyang binasa na kasulat sa isang papel. James, ito na ang huling mensahe na matatanggap mo sa akin. Naghintay ako nilang araw para kausapin mo ako pero ni anino mo walang nagpakita sa akin. Ito lang ang tanging paraan na maging malayo na tayo sa isa't isa. Pinili mo yan, panindigan mo. Ito na ang huling araw na maramdaman ko ang sakit ng pagsuko mo sa amin ng anak natin. Alam mo bang sobrang sakit para sa akin at sa baby ko? Dilramdam niya ang paghihirap ko habang itinatakwil mo kami. Ito lang tatandaan mo. Pabalik namin sa bansang ito, hindi na kita kilala pa. Di ibang Alicia na makikita mo. At sa oras na ito, habang binabasa ang sulat ko, ay nasa airport na ako. O baka nasa impapawid na kami ng baby ko. Maraming salamat sa anghel na binigay mo. Malas man para sa iyo at ng pamilya mo ito, pero ito ay isang ginto para sa akin. Sana hindi niyo pagsisihan balang araw na pag makita niyo ang anghel na ito. Maraming salamat sa saya at lungkot na binigay mo sa akin. Paalam, Alicia. Halos hindi makagalaw si James sa kanyang kinatatayuan para siyang isang kandilang unti-unting nauupos hanggang sa nimasmasan nito. Jake, bilis! Takbo ni James sa sakyan at sumunod naman si Jake dito. Saan tayo pupunta? Tanong ni Jake habang pinapaandar nitong sasakyan. Sa airport, bilisan mo! Sigaw ni James. Dasal lang niya na maabutan pa niya si Alicia. Hindi na namalaya ni James na pumatak na ang kanyang luha. Hindi niya alam kung paano pa siya kung mawala ang kanyang mag-ina. Samantala sa kabilang banda naman, dalawa lang hinihintay sila Alicia kaya pumasok na sila ni Ray. At waiting na lang sila ng ilang minuto para sasakay na sila sa aeroplano. Habang nangintay sila ay kinuha na Alicia ang kanyang headset saka nito nilagay sa kanyang tenga at pinatugtog ang kanyang paboritong music. Nakasangla siya kaya hindi mahalata na medyo maaligid na ang kanyang mga luha. Parang ang bigat sa kanyang pag-alis. Alam niyang ikakabuti niya at para sa bata. At sa oras na ito alam niyang nasa kamay na ni James ang kanyang pinadala. Napatayo na lang siya ng tawagin na sila para mag-check-in na. Agad nang naglakad si Alicia para sumakay na sa airplane. Ayaw na niyang lumingon dahil wala man siyang lilingunin pa. Samantala sa kabilang banda naman patakbong bumaba si James para hanapin at tignan ang airplane na sasakyan na Alicia. Ma'am, nakaalis na po ba ang airplane papuntang Paris na ganitong oras? Halos nababaliw na tanong ni James. Hindi niyo na po ba naabutan, sir? 5 minutes na ang nag-take off ang airplane patungong Paris. Sabi naman ng babae, patakbong pumunta si James sa glass kung saan makikita nito ang lumilipad ng mga eroplano. Alicia! Umiiyak na sigaw ni James. Sabay na palood habang pinapanood nito ang paglipad ng eroplano sinasakyan na Alicia. Nakasakay kaya si Alicia sa eroplano? Yan ang ating aalamin sa susunod na kabanata.
Sa nakarang bagay ng ating kwento ay nakapagdesisyon itong si Alicia na pumunta na sa ibang bansa. Nangako siya na sa pagbalik niya sa Pilipinas ay ibang Alicia na ang makikilala ng lahat. Nang malaman ni James na paalis na si Alicia, agad niya itong pinuntahan sa airport. Gusto niyang ilaban ang pagmamahala nila ni Alicia. Marami siyang na-realize na mga mali niya. Nung panahong mag-isa si Alicia na pinaglaban siya laban kina Rebecca at sa nanay ni James. At ito na ngayon ang panahon para bumawi siya dito. Kaso nga lang nang pagdating niya sa airport, patakbong bumaba si James para hanapin at tignan ang airplane na sasakyan ni Alicia. Ma'am, nakaalis na po ba ang airplane papuntang Paris na ganitong oras? Halos nababaliw na tanong ni James. Hindi niyo na po naabutan, sir. 5 minutes na nag-take off ang airplane patungong Paris. Sabi naman ang babae. Patakbong pumunta si James sa glass kung saan makikita nito ang lumilipad ng mga eroplano. Alicia! Umiiyak na sigaw ni James. Sabay na palod habang pinapanood nito ang paglipad ng eroplanong sinasakyan na Alicia. Nakasakay kaya si Alicia? Napaluhod na lang si James habang habol tingin na lang niya ang eroplanong sinasakyan ng asawa. Huli ng lahat para magsisi siya sa kanyang maginawa kay Alicia. Huli ng lahat at wala na ang babaeng minahal niya at pinangarap na makasama niya habang buhay. At ina ng mga anak niya, kahit pa ubusin niya ang kanyang mga luha sa oras na yon, wala nang Alicia. Wala nang Alicia pa ang magpapakita sa kanya. Pinagtitinginan na siya ng mga tao nandoon. Hinanap naman siya ni Jake dahil bago lumipad ang sinakyang airplane, ay nag-message si Ray sa kanya na nakaalis na sila at wala na siya magagawa pa para pigilan si Alicia dahil buo na ang desisyon nito. Nakalimutan na si James. Agad namang hinanap ni Jake si James. Nakita niya itong umiiyak kaya agad niya itong nilapitan at inaakay na palabas sa lugar na yon. Naawa siya sa amo ngunit huli ng lahat dahil nakaalis na si Alicia at wala pang nakakaalam kung kailan ang balik nito. Jake, ikuha mo ako ng tiket. Susundan ko si Alicia. Utos ni James dito. Sir, hindi ito ang tamang panahon para sundan mo si Alicia. Mas lalo lang gugulo. Hayaan mo na natin siya makarecover man lang sa sakit ng kanyang nararamdaman. Sagot naman ni Jake sa amo. Gusto kong humingi ng sorry sa lahat ng ginawa ko sa kanya. Alam kong maling-mali ako sa lahat. Sabi naman ni James. Alam ko, sinabihan na kita dati. Pero si Alicia na mismo ang sumuko. Sagot naman ni Jake. Anong gagawin ko? Malungkot ang tanong ni James. Ayusin mo po ang lahat ng gusto't na ginawa mo. Magsimula ka dito bago mo ayusin ang meron sa inyo na Alicia. Sabi ni Jake. Gagawin ko ang lahat para maibalik ko sa dati ang lahat. Lalo na si Alicia. Ani ni James. Alamin natin kung sino ang punot dulo ng lahat na nangyayari. Dahil malakas ang kutob ko, walang kinalaman ang pamilya ni Alicia at wala itong ninakaw sa inyo ni Piso. Sabi ni Jake dito. Salamat Jake. Alam ko magiging okay rin sa amin Alicia. Aalamin ko ang lahat bago ko susuyuin ang mga magulang ni Alicia. Bago ko sundan si Alicia. Ani ni James. Hindi na siya magsasayang ng oras para gawin ang nararapat para sa ikakabuti ng lahat, lalo ng pamilya niya at ang pamilya ni Alicia. Gusto niyang ibalik kung anong meron noon ang mga magulang nila. Pinapangako niya sa kanyang sarili. Lumipas ang 2 linggo ay masaya si Alicia kasama kanyang kaibigan dati sa Paris. Ginugol niya ang kanyang oras sa magiging designer niya para mas lalo pa siyang gumaling. Naalala niya na may project pala siyang iniwan sa bansa. Pero kahit wala siya ay tuloy pa rin ito. Dahil ayaw niyang mapahiya sa may-ari na bahay na iyon. Dahil sa laki at mahal na binayad sa kumpanya niya para sa bahay na iyon. Lahat ng galaw at lakad ni Alicia ay nakaalalay lagi si Ray sa kanya at hindi niya ito pinabayaan. Masaya si Ray sa nakikitang pagbabago ni Alicia na kahit minsan tuliro ito at ang lalim ng iniisip, hinayaan lang niya ito. Patuloy pa rin ang pag-iimbestiga nila Ray. Kahit nasa malayo siya dahil may pinagkakatiwala nito na kakilala. Ayaw niyang biguin si Alicia sa pakiusap nito sa kanya. Samantala sa kabilang banda naman, James, kalimutan mo na ang babaeng yon dahil hindi siya narapat sa iyo. Sabi naman ang ina nito, mamula kayong karapatan na pagsabihan ninyo ng ganyan si Alicia. Sabi ni James sa kanyang ina, huwag mong sabihin sa akin na umaasa ka pa rin na magkakabalikan kayo. Tandaan mo lahat ng ginawa nila sa atin. Galit na sabi naman ng ama niya sa kanya. Dad, wala tayong matibay na ebidensya.
para husgan natin sila ng ganoon na lang. Sabi naman ni James sama, kahit anong gawin mo James, hinding-hindi namin matatanggap ang babaeng iyon. Galit na wika ng ina nito. Ma'am, kahit anong gawin nyo, si Alicia lang ang gusto kong makasama. Marina na sagot ni James sa ina. Kakausapin ko ang mamagulang ni Rebecca at para maging maayos ang lahat sa inyo. Sabi naman ang ama nito, Dad, kahit anong gawin nyo, hinding-hindi ko magugustuhan si Rebecca. At lahat, kahit anong gagawin nyo, walang kasalan na magaganap sa aming dalawa. Dahil kahit anong gawin nyo, lubusin nyo man ang pera nyo, walang magbabago. Si Alicia pa rin ang babaeng gugustuhin ko. Galit na sabi ni James sabay tinalikuran nito ang mamagulang. Samantala sa kabilang banda naman, sa lahat ng check-up ni Alicia ay laging si Ray ang kasama nito. Ang bungakala naman ng mga doktor ay siya ang asawa ni Alicia. Kinapapangitin lang silang dalawa at sinabing mag-amo silang dalawa. May gusto kang kainin? Tanong naman ni Ray kay Alicia. Pagkatapos na lang ng check-up, masaya si Alicia dahil malusog at makapit na ang baby niya. Wala, hindi pa ako gutom. Sagot naman ni Alicia dito. Sige, saan tayo pupunta? Tanong naman ni Ray dito. Tara mag-shopping, bibili ng gamot ni baby. Masayang sagot ni Alicia kay Ray. Samantala sa kabilang banda naman, dahil sa inis ni James sa kanyang mamagulang, ay sa kondo ito umuwi. At doon ay naglasing na naglasing. Mawala lang ang inis nito sa kanyang mamagulang. Kanina paglabas ni James, ay sinundan siya ni Rebecca hanggang sa kondo nito. At nasa baba lang siya ng kondo nito. Mag-isang oras na siya doon. Bago nagpa siyang umakyat, nasa taas, tinanong nito sa baba kung anong floor at room ni James. At nagpakilala siyang girlfriend nito. Dahil wala namang ibang babae pa ang nakapunta doon at siya pa lang nag-iwan naman ng ID si Rebecca. Para namang kapanipaniwala ang lahat, saka na ito umakyat. Maswerteng hindi nakalak ang pinto ni James at dandang pinihit ni Rebecca ang pinto at hinanap nito si James. Nakita nitong nakahiga ito sa kama at lasing na lasing ito. Napangiti naman si Rebecca dahil ito na ang kanyang pagkakataon na magiging kanya na si James. Agad na ginawa ni Rebecca ang kanyang maplano. Dahil lasing na lasing si James, kaya wala itong kaalam-alam sa nangyayari. Kinabukasan sobrang sakit ng ulo ni James at pakiramdam niyang may mabigat na bagay na nakadagan sa kanyang dibdib. Agad niya itong tinulak na makita kung sino ito. Rebecca, anong ginagawa mo sa room ko? Bakit wala akong damit? Gulat na tanong ni James. Ha, hindi mo alam? Kunwaring sagot ni Rebecca. Huwag na huwag mo akong pinaglolo ko dahil alam ko sarili ko na walang nangyari sa atin. Galit na sabi ni James kay Rebecca. Anong wala James? Pinilit mo ko. Umiiyak na sagot ni Rebecca. Kahit pa magubad ka sa harapan ko Rebecca, hindi ako titigasan sa'yo. Sigaw ni James kay Rebecca. Kung hindi mo ako pananagutan James, ipagkalat ko ang larawan na to at uunahin kong isend ito kay Alicia. Sigaw ni Rebecca dito. Then go. Sinong tinakot mo ako? Galit na sagot ni James dito. Talaga at gagawin ko ngayon din na isend sa babaeng kinababaliwan mo. Tignan ko lang. Kung hindi kanya pandirian, sigaw ni Rebecca at ginawa niya ito. Sined nga niya ito kay Alicia, ang picture na kuha niya, saka pinakita kay James. Hayop ka Rebecca, lumayas ka sa harapan ko, bago pa may magawa akong hindi mo magugustuhan. Sabay hila kay Rebecca na halos hindi pa ito nakapagbihis saka siya tinapo ni James sa labas ng pinto. Hindi alam ni James ang gagawin, dahil sa mga oras nito nakita na ni Alicia ang lahat. Samantala sa kabilang banda naman, kunot noon naman nakita ni Alicia ang isang mensahe na hindi niya kilala. Nagdadalawang isip siya kung bubuksan ba niya ito o hindi. Busy pa siya sa kanyang mga ginagawa kaya isang tabi muna niya ito. Samantala sa kabilang banda naman, agad namang pinaalam ni James kay Jake ang nangyari. Galit si Jake sa nangyari dahil hindi niya na-check agabi ang amo. Agad na tinawagan ni Jake si Ray at tinanong nito kung hawak ni Alicia ang kanyang cellphone. Busy siya pero nasa tabi niya ang cellphone niya. Sagot naman ni Rick kay Jake. Please, kunwaring hiramin mo ang cellphone niya at burahin mo ang isang message na galing sa isang hindi nakaregister sa kanyang phone. Please, saka ako na ipapaliwanag sa iyong lahat bago pa magkagulo ulit. Pakiusap ni Jake kay Ray. Sige, gagawin ko ng paraan. Sagot naman ni Ray. Habang papalapit na si Rick kay Alicia, saktong hinawakan nito ang kanyang cellphone. Ma'am, wait. Malakas ang sigaw ni Rick kay Alicia na magsisimula ng buksan ang cellphone nito. Bakit? Gulat naman na tanong ni Alicia dahil biglang sumulpot si Ray sa kanyang harapan. Ma'am, wait, may titignan lang po ako sa phone mo. Sabi naman ni Ray kay Alicia, anong titignan mo? Kunot noong tanong ni Alicia kay Ray. Basta ma'am, sagot lang ni Ray. Okay sige, mamaya ako na babasahin ang mga message sa akin.
Sabi naman ni Alicia, saka inabot kay Ray ang kanyang phone. Narong saint po kasi ako ma'am, buburahin ko lang, sabi naman ni Ray. Sabay bura, agad sa message na sabi ni Jake sa kanya. So ikaw yung message lang kanina? Tanong ni Alicia dito, upo ma'am, pasensya na po. Sagot ni Ray, sabay kamot sa ulo para naman kapanipaniwala ang kanyang pagsisinungaling. Sabay balik nito kay Alicia ang cellphone ni Alicia, saka nagpaalam nito. Agad namang tinawagan na Ray si Jake. Hello, nagawan mo ba ng paraan? Pag-aalang tanong ni Jake kay Ray. Yes, problem solved. Sagot naman na Ray kay Jake. Thank you Ray, hulog ka ng langit sa amin ni sir. Piniliwanag naman ni Jake kung ano ang nilalaman noon. Nagulat naman si Ray sa sinabi ni Jake. Piniliwanag naman Jake kung paano ito nangyari. Buti nilang pala at nabura agad ni Ray. Kung di baka babalik na naman ang pagiging matamlay ng amo. Alam niyang mahal pa nito si James. Ayaw niyang makikitang nasasaktan ulit sa Alicia. Kaya hanggat maaari, puro-protektahan niya ito sa mga nakakasakit sa kanyang mga bagay-bagay. Pagkatapos nakipag-uusap si Jake kay Ray, agad nitong tinawagan si James at sinabi dito na huwag nang mag-alala dahil hindi na makikita na Alicia mga picture na kuha ni Rebecca na kasama siya. Pinaliwanag naman Jake kung paano ito nabura sa cellphone ni Alicia. Parang nabunutan ng isang matalim na kutsilyo si James. Alam ni James na nagsumbong si Rebecca sa mga magulang niya at yun na naman ang kanyang harapin ngayon. Pero nasisiguro niyang walang kahit na ano ang nangyari sa kanila ni Rebecca. Huwag mong problemahin pa si Rebecca. Akong bahala. Ani ni Jake dito. Siguraduhin mong ikaw ang bahala dahil ang dami ko pang harapin ng problema. Sabi naman ni James kay Jake. Sure ka dyan. Kahit anong gawin niya, wala siyang mapapala sa'yo. Sabi naman ni Jake dito. Anong ibig mong sabihin? Tanong naman ni James kay Jake. Relax akong bahala. Ipapaliwanag ko si mamaya. Pupunta na ako dyan. Sagot lang ni Jake kay James. Sabay patay nito sa linya. Samantala sa kabilang banda naman agad na nagsumbong si Rebecca sa kanyang mga magulang at pinakita nito ang kanyang mga picture ni James. Agad na tinawagan ng ama ni Rebecca ang mga magulang ni James. Saka nito sinabi na pumunta agad sa bahay nila dahil may importante itong sasabihin na ginawa ni James. Agad namang naalarma ang mga magulang ni James kaya agad-agad silang pumunta sa bahay nila Rebecca. Samantala sa kabilang banda naman halos maikot ni James ang buong kondo niya. Lakad dito lakad doon, tiyak na nakarating na sa mga magulang nito ang kagagawa ni Rebecca. Agad siyang napalingon nang may tumawag sa kanyang cellphone. Agad niya itong tinignan at hindi nga siya nagkakamali ang kanyang mga magulang ang tumatawag. Hello James, agad kang pumunta dito sa bahay nila Rebecca at panagutan mo ang kahihiyang ginawa mo. Galit na sabi ng ina nito. Ma'am, kahit anong sabihin niyo walang magaganap na kasalan. At lalong wala akong ginawa sa bahay niyan. Galit din ang sagot ni James sa ina nito. Saka binaba ang tawag ng ina dahil alam niyang kukulitin lang siya ng mga ito. Hindi sila pwede ikasal at kahit pa anong gawin nila, hindi siya papayag na makasama si Rebecca. Lumipas ang araw linggo buwan at isang taon na balitaan ni Alicia na engaged na si James at Rebecca. Ngunit maraming nagsasabi na hindi yun totoo at gawa-gawa lamang na Rebecca ang lahat. Kaya pala hindi siya nakuwang sundan at puntahan ni James dahil talagang nakalimutan na sila ng lalaki. Pero wala na siyang asahan pa dahil masayang masaya na siyang kasama ang kanyang kambal na anak na sina Owen at Rix. Kuwang-kuwa ni James ang mukha ng dalawa. Konti lang ang namana sa kanya. Walang nakakaalam na kambal ang kanyang isinilang kundi ang kanyang mga magulang lamang. Balak niyang umuwi na ng bansa at harapin na ang dapat niyang harapin at pananagutan niya ang dapat managot sa lahat at uunahin niya ang pamilya ng mga tumarantado sa kanyang mga magulang. Hawak na niya mga ebidensya sa tulong ni Ray at mga kasama nito. Huli ng lahat para sundan mong anak namin. Isang taon nang mahigit, nag-iisa ang anak namin para maging safe sila at ang anak niya. Hindi mo alam ang hirap na pinagdaanan niya doon. Galit na wika ng ama ni Alicia kay James. Ilang buwan na rin laging dumadalaw si James sa mga magulang ni Alicia para kausapin ito at tanungin kung nasaan talaga si Alicia ngunit talagang matigas sila at hindi nila pinaalam sa lalaki. Alam ko po tito, pero sana maintindihan niyo ako dahil may mga importanteng bagay akong inayos para sa family natin. Sagot naman ni James, wala na akong magagawa kung ayaw ka nang makita ni Alicia at alam na ni Alicia na ikakasal ka na kaya tantanan mo ng anak ko. Sabi naman ng ama ni Alicia kay James. Pero alam niyo naman pong walang katotohanan ang lahat ng mga balitang iyon. Sabi naman ni James, wala kaming pakialam kung totoo man o hindi. Basta sa amin, labas kami dyan. At si Alicia masaya na siya. Wika ng ina ni James.
Please tita, gusto kong makita ang mag-ina ko. Kahit anong kaparusahan ang ibibigay sa akin Alicia, tatanggapin ko. Bumalik lang siya sa akin at ang baby namin. Halos umiyak na nagmamakaawa si James sa mamagulang ni Alicia. Ngunit lahat ng mga effort ni James ay inilihim ng mamagulang nito kay Alicia. Basta ang sabi lang nito kay Alicia na wala silang balita kay James at ilang buwan na rin ang nakalipas na wala nang binabanggit pa sa Alicia tungkol sa lalaki. Samantala sa kabilang banda naman, si Rin na halos ang tumayong ama ng dalawang anak ni Alicia. Hinding-hindi siya nito pinabayaan kahit halos mawala na siya ng hininga bago niya nailabas ang kanyang dalawang malusog na baby. Magtatlong buwan na ang kanyang mga baby. Maraming tanong si Jake tungkol kay Alicia ngunit limitado lang ang sagot nito dahil ayaw niyang pangunahan ng amo at kahit anong gawin niya, loyal siya sa kanyang amo. Ray, naayos ko na mga papers natin. Uuwi na tayo ng Pilipinas. Kailangan ko nang harapin ang mga taong tumarantado sa pamilya ko. Ani ni Alicia kay Ray habang nilalaro nito ang mga kambal. Ikaw bahala kung yan ang gusto mo. Andito na ako handang tulungan ka hanggang sa huling laban mo. Sabi naman Ray, salamat Ray. Dilalas buong oras mo sa amin mo na binigay. Lalo na sa mga bata, sabi naman Alicia. Wala yon, sagot lang ni Ray. Karga-karga na Alicia si Owen. Kuwang-kuwa talaga nito ang ilong ni James na siyang pinaglian niya noon. Ngunit ang ngiti sa kanyang mga labi ay napalitan nito ng pait ng malalang lalaki. Diluwi siya ng bansa at isa ito sa mga taong pagbabayarin niya sa lahat ng ginawa sa kanya sa mga magulang niya. Araw ng pag-uwi nila Alicia sa bansa, excited na ang kanyang mga magulang sa araw na iyon at pinaayos na rin Alicia ang kanyang kondo para doon sila muna titira ng kanyang mga anak. Habang malapit nang matapos ang pinagawa niyang bahay para sa kanilang mag-iina, gamit na lang ang kulang para makalipat na sila. Ayaw niyang sa bahay nila sila tumira dahil gusto niyang may sarili silang bahay at sang-ayon naman ang mga magulang nito. Nasa airplane na sila, parang hindi alam ni Alicia ang kanyang nararamdaman sa mga oras na iyon. Ilang oras na lang ay lalapag na sila sa bansang kung saan iniwan niya saglit para kalimutan ang lahat ng sakit na kanyang nararamdaman. Samantala sa kabilang banda naman, Sir, anong oras tayo pupunta ng airport para sunduin ang napaka-importanting client natin na darating? Nangako kang ikaw mismo ang susundo, ani ni James kay Jake. Yes, ako mismo ang susundo sa kanya. Ianda mong sasakyan at alis na tayo. Utos naman ni James kay Jake. Habang papalapag naman ang aeroplanong sinasakyan nila Alicia, ay mas lalong lumakas ang kabog ng kanyang dibdib. Samantala, sa kabilang banda naman, papalapag pa lang ang airplane na sinasakyan ng client natin. Ani ni Jake at James na nakatayo sa waiting area para makita nila agad ang susunduin. Ngunit hindi alam ni James ang kanyang nararamdaman sa mga oras niyon. Parang kailakas ng kaba ng kanyang puso na hindi niya maintindihan. Samantala sa kabilang banda naman, habang hinihintay nila Alicia, ang kanilang mga gamit ay buhat-buhat nito si Owen. Dahil gustong-gusto nito na binubuhat siya na Alicia, samantalang ang himbing ng tulog ni Trix sa strolley nito. Hindi pa alam ng mga bata na nasa ibang bansa na sila, nakuha na ni Ray ang kanilang mga gamit. Dahil marami silang tinanggamit, kinagpatulong silang magtulak sa kanilang mga gamit at tulak ni Ray nag-trolley si Trix. Samantalang si Alicia buhat nito si Owen. Ma'am, tinawagan ko na po ang susundo sa atin. Nasa waiting area na, sabi naman na rin kay Alicia. Tumango lang si Alicia dahil ayaw niyang maghintay sila lalupat may kasama silang mga baby. Samantala sa kabilang banda naman, nakatayo lang si James habang nakatingin sa mga pasaherong papalabas para agad nilang makita ang kailang susunduin. Ngunit may umagaw sa kanyang paningin na sobrang pamilyar sa kanya. Kahit malayo pa ito ay kilalang kilala niya ang babae at may buhat itong bata. Nanlaki ang kanyang mga mata na nakita at nasisiguro niyang tama ang kanyang nakikita habang papalapit na sa kanila ito. Kahit nakasunglass ang babae, ang lakas ng tibok ng kanyang puso nang nasarpanan niya ito. Alicia, tawag ni James at kung anong susunod na mangyayari abangan niyo sa susunod na bahagi ng ating kwento.